So, ayun guys, tuloy po tayo. Latest update po ay nagpalit po kami ng crankshaft dahil umalot na rin po yung bearing niya. Ito po yung dalawang bearing ng crankshaft. Tapos ang pinaka problema lang po talaga niya, bumaluktot po yung kanyang connecting rod. Kita po ninyo. Ayan. So ang ayan, parang nag-letter S eh. Tapos ito yung damage naman ng kanyang piston. Ayan, laki. Dahil tabingin na rin yung palo niya. O sa baba, meron din. Ayan. So ngayon, ikakabit na po natin yung piston. Ito guys yung kanyang bagong piston ring. At ito naman po ang kanyang bagong piston. Bagong-bago po yan. Ang tawag po sa piston nito ay forged piston. Yung forged piston po, yun po yung piston na pinatigas ng todo at parang kinompress po siya at pinaliit ng may pinakamatigas na bakal. Ayan. Kumbaga, ito po yung alloy na matigas po na uri ng piston dahil yung tawag po dito ay forged piston. So pagkakabit po ng piston ring, meron po tayong tatlong klase ng ring. May tatlong klase po tayo ng ring. Ang una po, ito pong oil ring. So oil ring po, meron po siyang expander spring, tapos dalawang guide. So yun po yung oil ring. Dito po siya nakakabit sa pinakamababang parte po ng groove ng piston. Dito po. Ayan, mapapansin nyo may mga butas. Yung mababang groove ng piston dahil dyan po yung dumadaan yung oil. Ayan, may butas. So yung pangalawang groove naman, dito po yung second ring. Ito po yung first ring sa taas. So paano po natin ma-identify yung first ring tsaka secondary tsaka second ring? So madali lang po. May nakalagay po dito na tanda. Ang gaya po niya. Masyado po maliit eh. Ang nakalagay po dito ay 2. Tapos itong isa, 1. Ibig sabihin, ito po yung first ring. Ito po yung first ring. Tapos ito po yung second ring. So ang second ring po, ilalagay po natin sa gitnang parte ng piston. Sa gitna po na groove. Dito po siya. Ayan. So sa second ring po siya. Now, mamaya, iisa-isahin ko po sa inyo kung ano po ang function ng mga ring na ito. Ayan guys, nakabit na po natin yung oil ring. Ayan, oil ring. Nakabit na. Ito na lang, second ring po, tsaka first ring. So may letter po ito sa taas. Dito guys, sa dulo ng ring, meron pong letter at may number na nakalagay. Ang number po ng ring at yung letter po ay dapat po pag nagkabit po kayo sa taas po siya nakatutok, no? Hindi po siya pwedeng itaob. So pag naitaob nyo, posible pong malusutan po siya ng oil at uusok po ang tambucho ninyo pag kumandar yung piston, kayong mandar yung makina, kasi napapasukan po ng oil yung piston. So ganun din first ring. Yung first ring po dapat yung letter po niya ay nasa taas, pataas po dapat. Kakabit na po natin.
Ayun. First string. Ano lang po na. Yan, ipitin nyo yung dulo. Tapos, pasok na po yan. So, paano po mag-set ng piston ring? So, dapat guys, ang shape po nito ay letter Y. Letter Y, letter Y, letter Y. Pag ganyan. Pero, tandaan po natin na dapat hindi po siya tumutok doon sa butas dito, sa piston pin. Kasi pag tumutok po siya dito, papasukin po talaga siya ng oil pagka kumandar na yung makina. So, iwasan po natin itong matutok yung dulo ng piston ring na ito dito sa piston pin. So, ang gagawin natin, halimbawa, yung kabilang dulo ay nandito, ito, sa oil ring. So, yan, kabilang dulo. Itong kabilang dulo na second ring ay ilalagay ko naman dito sa kabila. So, yun. Dito siya. At itong kabilang dulo naman ito ng first ring ay dito po sa kabila. So, letter Y, andito po yung dulo ng oil ring. Dito po yung dulo ng first ring. Andito naman po yung dulo ng second ring. So, letter Y po siya. Ayun guys, no? Tandaan lang po natin yun. Ngayon, kakabit na po natin ito. So, mayroon po siyang lock. Ayan, ito po yung lock ng ating piston. Tawag po dito ay circlip lock. Ito po. So, circlip, ang trabaho po nito ay lock po siya ng piston pin. Siya po yung magpipigil ng piston pin para hindi matanggal. So, ito yung piston pin. Okay guys, naikabit na po natin yung circlip. Ito po yan, dito sa may dulo. At lalagyan din po natin yung kabila. Kapag ka, naikabit na po mamaya itong piston pin sa gitna. Para hindi po lumabas yung piston pin. Ayan po yung purpose niya. So guys, paano po natin ito ikakabit yung piston? Ang position po ng piston, wala po sila lahat guys. Hanapin niya po yung toldok. So, ang toldok po niya, ayan, ayan po. So, pagaya po nito, ang toldok po ng piston, sa taas ng piston, lagi po ay nakatutok po sa baba. Papunta pong exhaust dapat yan. Ayan. Ganon. Lagi po siyang towards sa muffler po yan dapat. Towards muffler kasi yan po yung labasan. So, paano natin ngayon malalaman na tama po yung ating position po ng ating piston? Makikita nyo na naman po sa guide po niya. Ito po yung valve lock ng ano, ng valve lock. Yan. So, pagka maliit, ibig sabihin, exhaust po yun. Kapag ka malaki, intake valve ang tatama po dyan. So, bakit? Mas malaki yung intake valve sa exhaust valve. So, simple lang guys. Dahil mas mahirap pong humigop kaysa bumuga. So, ang trabaho po ng intake valve, dyan po dumadaan yung hinihigop ng piston na fuel. At ibubuga naman po sa exhaust valve kapag kasunog na yung fuel. So, kaya ganun po yun. May malaki at may maliit. So, ngayon, sasalpak na po siya natin dito. So, ito guys, sasalpak ko na sa connecting rod. So, ikakabit po yung circlip na isa. Ano pong una natin gagawin muna? So, kapag ka magkakabit po ng circlip, dapat lalagyan po ng basahan dito si nanin ng piston.
So bakit? Ay dahil pagka pumitik po yung circlip at hindi po nagkabit agad, parang iwasan po pumasok doon sa loob ng makina kasi ito buo na siya eh. Hindi mo na siya kailangan baklasin pa. Ito, maliit lang ito pero pag nakapasok po doon sa loob, po pwede po siya makadamage ng malaki kasi ito matigas po itong clip na ito. Kabit na po natin. Pwede na natin tanggalin itong sabi. After po na makabit po natin ang kanyang piston, ang next po natin ikakabit po ay bago pong cylinder block. Ayan, ang pinipan. Bagong-bago. Kasi yung luma po niya ay na-damage na. Ayan, ito po yung tama niya. Dibita. Ayan, ito po yun. So, balik na rin. Yun. Yan po, nakita nyo? Yan po yung tama niya. Laki mo yun. Gasgas po yan. Isasalpa ko lang po to, tapos tuturuan ko kayo mag-top dead center ng piston. Ilalagay siya sa top dead center. Guys, mayroon pala akong ipapapansin sa inyo. No? Kaya dapat po magpapalit po na itong cylinder block. Magpapalit din po kayo ng base gasket kasi yung luma po hindi na po pwedeng gamitin nyo. Pwede na po magkaroon ng leak ng oil dito sa ilalim ng cylinder head kapag hindi nyo po ito pinalitan. So kailangan palit po lagi kapag magbabaklas po nito. So, yun, ikakabit po natin. So, bago po yan, lalagyan po natin itong piston na konting oil sa gilid para madulas. Para pagka pinasok natin, pasok-papasok kasi may oil. Madulas siya. Kaya kung mapapansin po ninyo, pagka may bagong top overall na oil na makina, o bagong overall, so, ang nakandar po niyan guys, may kulay puti na usok talaga na lalabas po doon sa tambutso. Yan po yung oil na nilagay po dito para pampadulas. Yun. So, kayo guys, tandaan niyo po itong ginagawa natin. Kasi pagka natuto po kayo dito, nakita niyo po yung ginagawa natin, natuto po kayo, pwede na po kayo mag-refresh ng sarili niyong motor. Yun, ito lang po yung ginagawa. Sana ay... may matandaan po kayo, no? Kung hindi man, kahit pa paano, ulit-ulitin nyo yung video hanggang sa makuha nyo. Wala naman pong bayad dyan, eh. Sandali lang. So yun guys, ito na ngayon ang position ng piston na sinasabi ko sa inyo pagka naka-top dead center siya. So yung piston ay nasa pinakamataas na parte ng kanyang posisyon sa pinakadulo ng labi nitong cylinder head. So paano natin malalaman na nasa ganyang kalagayan po yung piston, nasa ganyang posisyon? Diyan po lagi ang inaanap natin kapag nag-tune up tayo. So kailangan bago natin i-adjust yung balbula na sa ganyang posisyon po yung piston natin. So paano malalaman na ganyan? Eh may takip na po yun dito pag nakakabit itong cylinder head. So ito yun guys. Yan. Kapag nakatutok na po ang markings po niyan, yung arrow, ito pong arrow, ay nakatutok na po doon sa guhit sa baba. Timing mark po ang tawag dyan. So pag nagkatapat na po yan sila, ibig sabihin, yung piston mo ay nasa pinakamataas na rin na parte. So liba, galawin natin to. Pansinin nyo po yung piston. Ito po yung titignan ninyo ha. Galawin natin.
ay gumalaw, bumaba. So bumaba siya. At pag binalik natin, so yan. Tutok na po ulit siya. At ang piston ay nasa pinakamataas na parte na po ulit. So yan po yung top dead center na tinatawag. Yung isa pang position po ng piston na ito, tatawagin po ay bottom dead center. Yun po yung pinakababang parte naman po niya pagka bumaba po yung piston. Yan po yung bottom dead center. Ito po ay top dead center. So tuturuan ko po kayo mamaya kapag magta-timing na po tayo, no? So ngayon, ibabalik ko na po itong cylinder rin. Tapos mamaya na lang po sa pag-timing. Yun guys, naikabit na po natin yung ulo ng makina, yung cylinder head po kung tawagin. Ngayon, ito po, ikakabit na po natin yung nut niya dito sa may taas ng cylinder head niya. Para po makikita na po natin at maumpisama na po natin yung timing. So, unahin po natin yung mga malalaking nut, no? Ito yung huwag po natin kalimutan na kapag ka nagkakabit po tayo ng tornilyo sa makina ay una po dapat lagi yung mga malaki. Ganun din po sa pagtanggal. Pag tatanggalin, siyempre, baliktad din. Una naman yung mga maliliit bago yung pinaka mga malalaki. Bibigyan po ng tamang torque. Ayan guys, okay na po yung torque ng kanyang mga nut dito sa cylinder head. So after nyan, ito pong dalawang allen bolt na nasa gilid. Yan po yung ating susunod na ikaabit. So after po na namaikpitan, ready na po para sa timing ang ating makina. So ikakabit na po natin yung timing sprocket. So ang timing sprocket ay meron din po siyang guhit. So ayan, ito po yung guhit niya. Ito. Kung saan dapat ay nakatapat din po ito doon sa timing mark na nandito. So dito po yung nakakabit ha. So may kadena. Timing sprocket po, kinakabitan po ng timing chain. So una sa lahat, bago po mag-timing, hanapin po natin yung timing mark ng magneto. Pupunta po sa crankcase. Katunayan po na naka-top dead center yung ating makina. So yan, ang guhit na ito at ang arrow na yan ay ang palatandaan po na naka-top dead center po ang position ng ating piston. So pagka naka-top dead center, doon po tayo mag-umpisa mag-timing. So lilipat lang po tayo sa kabila. So ngayon dito tayo sa kabilang side guys. Ito po yung timing mark naman para dito po sa cylinder head na itututok po natin dapat dito naman sa timing mark po ng timing chain sprocket. Yan. Dapat po pantay silang dalawa, no? Sa pagkabit natin. So kagaya nung sinabi ko, itong nasa gitna na ito, yan yung maliit na bagay na yan, nabubungi po yan kapag kamali po yung timing. So walang anumang dahilan na pwede makabungi dyan maliban sa hindi po nakatiming yung ating makina. Yun. Kung may nagawa na po ang motor, tapos so ikakabit ko na guys yung sprocket. Dahil nga nakatiming na po yung kanina. Importante po naka-top dead center yung ating magneto bago natin sundin po yung timing po dito sa may cylinder head. So hindi po dapat siya pilitin ako pagka alanganin, susundan po natin. Bali yung guhit nito, itatapat po natin dito sa guhit sa loob yung guhit po ng timing sprocket. Yun
ay itatapat po sa guhit dito. So ayan, sablay pa, kulang pa ng isang ikot. So ayan na, tama na siya. So guys, after nyan, huwag nyo na pong gagalawin. Ito, tornilyuan na po yan, retso. So, 10 mm na bolt ang gagamitin po natin. Simple lang pag-timing ng makina, guys. Kung talagang gugustuhin nyo, ay matututo po kayo. Yun. Yan. So, kulang pa pala. Isang pangipin pala. So, guys, no? Hindi po kayo titigil kasi sipat dyan hanggat hindi nyo po nasisigurado na nasa tamang timing na po yung makina. Pagka hinahanap nyo po yung timing nito, huwag pong dapat yung magmadali. Daan-daan lang ang kasama, kuha po ninyo yung tamang timing niya. Dapat kasi talaga, tapat-tapat po talaga yung mga guhit na to. So, hindi po pwede nga may kulang ng konti, o isang ngipin ng kulang, o sumobra ng konti. Dapat guhit, tapat talaga sa guhit niya dapat. So yun, perfect na siya, guys. After nito, na bago po natin ito higpitan, eh, ikakabit po natin itong tensioner. After natin may higpitan po, after po natin may kabit yung tensioner ng makina po na ito, ay siguraduhin po natin na nai-release po siya, no? Counterclockwise po ang pag-ikot ng release po nito. Gaya niyan, nakalakalibawa siya, pitin po natin pa clockwise ng konti, bibitawan. Once na tumunog na, yun na po yung pagkakataon at masisigurado natin na okay na po yung sipa nun. Kapag ginalaw po natin, halimbawa ito ay hindi na po siya gumagalaw ng maluwag. So yun na po yung tamang pagkakataon para ipitan po itong bolt po ng timing sprocket. So higpitan na po natin to. Ngayon, higpitan na po natin. Ngayon guys, mahigpit na po yan. So ngayon, titignan po natin kung tama po yung clearance ng kanyang malbula. Ngayon, chichon up na rin po natin siya. Ngayon guys, pagka nag-tune up po tayo, ang unang gagawin po natin ay kailangan po natin ilagay ang position ng piston sa top dead center. So paano po natin malalaman ulit kung naka-top dead center na po itong makina natin? Ito po guys, tuturo ko po ulit sa inyo. Antay po natin lumubog pong intake rocker arm na ito. Ito po yung intake valve. Ito yung rocker arm. Antay po natin siya lumubog. Tapos pag umahon na po yan, saka po natin hanapin yung timing mark po na nandito. So, dapat naka-timing po siya. Kasi pagka angat po niyan, saka natin nanapin dito, ibig sabihin po, pag natutumutok siya rito, at tama po yung timing natin, naka-timing na rin po yung nandito sa gilid. So guys, titignan natin. So, mag-tune up po tayo. So, tune up. Ano kailangan ay, lumubog po muna yung intake valve na. So, umako na siya. Ulitin natin para makita nyo. So gagamitan po natin siya ng T-wrench para medyo malambot-lambot. Yun. Paglubog, antayin po natin mga pag-angat.
Saka po natin hanapin yung timing mark. So yun, itututok po natin sa araw. Ayun. So once na nakatutok na po yung sa araw, o kung gaya pa na sinabi ko dati, limbawa, paano lumagpas? Yan, lumagpas. Konti lang naman. Pwede kayong ibalik. Ibalik natin ng gano'n. Yan, itututok ulit. Hindi guys. Kasi, itong motor na ito, mayroon pong decompression. So, ayan dito, sa main tank, sa exhaust. Mawawalan po ito ng clearance kapag ka binalik po natin yun dahil tutukod po yung decompression. Kaya pagka chin-up natin to, mag-iba po yung clearance niya. Mangyaring pwedeng masyadong maingay yung makina. So kaya ganito ang gagawin natin, proper tayo, no? So ulit, tanapin po natin na kailangan bumaba po yung intake valve. O, pagbaba, angat. Pag-angat, saka po natin hanapin yung timing mark. So dahan-dahan hanggang sa makita po natin yung timing mark nito. So ayan na. So nakatutok na po yan. Yan, nakatutok siya na. So ngayon, saka po natin titignan yung clearance niya. So based on specification guys, ang binibigay po na clearance dito ay 0.06mm hanggang 0.08mm. Intake valve po, ah. Ayan, intake valve. Dito naman po sa exhaust ay mag-umpisa sa 0.18mm hanggang 0.22mm. Ito po yung exhaust. So ano pong gagamitin natin? A filler gauge po, ano? Gauge. So maglalagay po tayo ngayon ng clearance na 0.07mm. So ito po yung rocker arm, ito po yung i-adjust natin. Lalagyan po natin sa gitna ng tamang clearance. .06mm po na pillar gauge. Lumang-luma na, pero ito ay swerte. So, may fit po siya, no? Nagamit po tayo ng 8mm na box wrench. So, ang gagawin, luluwagan po muna. Luluwagan. Tapos, ibuksan. Tapos lalagyan po natin ang tamang clearance. So paglalagay po ng clearance, hindi po dapat kailangan na sobrang higpit. So dapat maayos lang po yung play ng filler gauge po natin para masigurado po na lagay po natin siya sa tamang clearance. Hindi siya dapat sobrang higpit, hindi rin po sobrang luwag. Tama lang. Gagamit ng 8 na box rings at yung pangontra natin, tapit holder. Gagamit po tayo ng tapit holder para po hindi po magbago yung clearance. So, okay na po ito. Intake. Ganun din po sa exhaust. So, ito naman po guys, ang naka-arm po ng exhaust valve. Ito rin yung lalagyan natin ng valve ng tamang clearance. So, itong hawak po natin ay 20mm po na pillar gauge. Susukatin ko lang. So, kumasya siya. Medyo may kasikipan po, pero ang gagawin po natin dito,
Dahil ito po ay 20 millimeters. .20. Pasok po siya, pasok. Pasok pa rin po sa clearance na. Ayan. So standard po yan. Hindi na natin babaguhin po itong clearance ng exhaust. Guys, pasok po siya sa standard clearance. So yun, ganun lang po mag-tune up. Mamaya-maya ay kakabit ko po ito at ipapakita ko po sa inyo kung naging okay po ang kanyang kandar. So yun guys, okay na, nakabit na natin lahat at umandar na po ang ating ginawang motor kanina. So yun, lesson learned. Kapag ka ang motor po ninyo ay nailusong sa baha at nung pinaandar nyo po ay umandar pero palyado, huwag nyo na po agad pilitin umandar. Dalhin nyo na po agad sa mekaniko para po magawa po agad ng maayos at matanggal po ang tubig sa makina. Upang sa ganon, hindi na po umabot yung makina niya sa ganito. Ayan. Kasi perwisyo po ang inaabot. So yun guys, sana pagdamutan nyo po ang ating nagawang video at pakinabangan nyo po ng malaki. Ulit-ulitin nyo na lang po ang panunood para matuto po kayo maigi. Ito po muli ang inyong Brother Tonyo, nagpapaalam. Hanggang sa muli. Bye-bye.